drama. Oh, yun. Isuki ko itong ano, Dimorve. Dimorve, isuki. Wait lang ha. Yan, Red Doors. Basta ito ngayon, oh, Floral Mansion. Lapit lang ho yan sa MRT Taft. Okay, for today's video, wala lang. I just want to show you how Pasay City look like, or how do Pasay City looks early in this morning. H.M. Ramirez bus terminal, mga bound for vehicle yan, mga pilteran ko meron din dyan papuntang Davao. Okay, so this is Pasay City and Makati City. Ilan nga bang business district meron si Makati? Wikipedia natin yan. Transit. Tapos sa Davao City naman, meron kaming HPBS, High Priority Bus System. O, diba? May kanya-kanyang mga linyong mga yun. Hindi sila pangkaraniwang na mga bus. Alright, Skyways. Pala yung nakikita ko, Magallanes pala yun kapag papuntang Baguio. Sasakay ka ng bus na dadaan sa may Skyway 3. Yan, binis tumakbo ng MRT ngayon. No? I mean, para sa akin na, sorry, pero salamat Tatay Digo. Dahil, at saka anak, Tatay ano pala, Art Pagani. Magallanes Station, Magallanes. Dahil, ako talaga mismo observe and witness it, experience ko yung time ni dating Pangulong Benigno Aquino Jr. Yung kung anong itsura ng Metro Manila, as in, yun na nga, maliban sa hindi safe, napaka pangit talaga ng servisyo ng MRT, LRT. Laging tumitirik sa kaligitnaan ng biyahe, napakainit, walang air condition, ang bagal, basta. So, nung time ni Duterte, ang galing. Talagang di mo akalain na, kasi nasanay na tayo, di ba? Nasanay na tayo na bulok ang sistema, mahina, babagal ang servisyo. Pero sa panahon ni Digong, napaisip ako ba? Pwede pala. Wala eh, nasanay na tayo mga Pilipino. Yung mga elevator dito dati, di naman yan gumagana. Itong mga, ano, para sa mga senior citizens sana. Yan na gana ng araw, 2010 eh. Dito ako noon, 2010 hanggang 2012. So, isa ako sa naka-experience, kaya makompare ko yung servisyo sa administration ng Aquino and administration ni Duterte. Masyadong magkaiba. Kita mo, from Pasay, tapos papunta rito sa Ayala. Hindi man lang umabot ng 5 minutes. Sobrang bilis. Ang galing. Kapag inayaan natin si Arno, sigurado ang pagpunta niya. SM. Ayala Station, ayala.
Kunti lang pala nababa rito sa Ayala, no? Ibig sabihin, wala masyadong empleyado rito. So yung mga sumasakay ng MRT papuntang norte, sila yung mga pagtatrabaho ng Cubao yan, Quezon City. So mas marami talagang empleyado galing sa north. So mga taga Bulacan, taga Rizal, taga Quezon City, yung mga yan. Rizal, Bulacan, Quezon City. So yung mga yan, sila-sila yung mga taga doon sa nabanggit kong lugar, tapos dito magtatrabaho yan sa Ayala. So yung mga kasabayan kong bumaba rito sa may Ayala station galing sa Pasay Tap, wala no, bilang lang sila, mga apat tatlo lang. Ibig sabihin, konti na yung workforce down there. So siguro meron sila mga pinagtatrabaho din, mga ano, mga factory. Diba? Mga tao rito lagi nagmamadali. Siyempre, malit. The early, the better sa lugar. Wala. Gabi. Ngayon. Parang ano ha. Parang sira na pang ano, escalator dito sa may Ayala area. Pinakamatao sa log sa ng mga MRT station dito sa EDSA ay Araneta Cubao Station and ano ba, Show Boulevard in Ortigas. Yun yung mga bis. Tsaka syempre yung ano, Trinoma. Kasi pinaka na yun eh, pinaka dulo. Galing. No? Sarap buhay ni Gala, no? Pagala-gala lang, laglag. Yung iba nagmamadali, hindi ko sabihin na wala eh. Gusto ko lang ang meron kasi tayong ano, punta tayo ng Cebu, tapos siyempre gusto kong dumaan ng Manila. Davao to Cebu na biyahe, eh, gusto kong mag-Manila. Kumbaga lilipad lang din naman, ano? Tsaka mura lang naman, 1,000 lang naman mahigit ang pamasahe. Mas mura na 'yon kumpara sa magbas ka. Tsaka Manila ka na ulit. Okay. Ano yun? One Ayala. Daming tao. Kunti lang. Hindi masyado talaga madami. May pinakamaraming tao talaga na station dito sa MRTI. Sa may Araneta Cubao Station. And Trinoma. Ano ba yun? North Avenue. Yan. Station. Yan yung pinaka-basic area sa lahat ng station sa MRT. Along EDSA. Time check, alas 8:09 oh. Wala pa masyadong tao. Maulan, kaya wala pang araw. BGC Taguig. Gala the Explorer Gusto Manila. Okay na siguro. Harap na naman ako, mga kainan. Gutom na. Thank you for watching and bye-bye.